Alam nating lahat na hindi talaga madali mapalago ang negosyo. Maraming oras ang kailangan na ibigay dito, especially if startup business pa lamang ang meron ka. Pero hindi ito imposible. Marami sa mga negosyo ngayon ang kumakapit sa power ng internet para maipakita at maibahagi sa customers kung ano ang benefits na kayang ibigay ng kanilang produkto. Marami rin ang nilalagay ang products nila sa mga online selling platforms tulad ng Shopee at Lazada para mas lalong lumawak ang target market nila. Ang Shopee at Lazada ang naging go-to platform para sa mga online sellers na nagbebenta sa Pilipinas. Ang mga sellers sa mga online selling platforms na ito ay may reputation in terms of giving the best deals and prices. Nag-aalok sila sa kanilang mga mamimili ng maraming discounts and promos para lalong maengganyo ang mga customers nila na bumili. Pero sa kabila ng success ng maraming negosyante gaya ng mga sellers sa Shopee at Lazada, hindi lahat ay sineswerte makakuha ng malaking profit sa pagninegosyo. Kaya naman marami pa rin sa atin ang gustong gumawa ng paraan para lumago pa ang kanilang business. Sa video na ito ay magbabahagi ako ng 5 simpleng diskarte or tricks and tips para sa mga taong gustong mapalago pa ang kanilang negosyo. Kaya kung ready ka na, let's go! Number 1, umattend ka ng business seminars. Ang pag-attend sa mga business seminars ay isa sa pinakamagandang paraan para mapalago mo ang iyong negosyo. Kapag ginawa mo ito, maraming opportunities ang pwede mangyari dahil napapalaki mo ang iyong network at connection mo sa iyong kapwa negosyante. Just make sure lamang na connected ito sa industry ng iyong negosyo para magkaroon ka pa ng maraming ideas sa products na ibebenta mo. Aside from that, kailangan tiyak at sigurado ka na ang pupuntahan mong seminar ay isang magandang pagkakataon para makakuha ng maraming information about how to boost your profit, how to intrigue customers, o kung paano ka maglalapat ng digital marketing strategies sa products or services na meron ka. Sa ngayon, marami kang makikitang online business coach and business communities na nag-aalok ng business seminars. Just use the internet and research. At makakadalo ka sa business seminars na maaaring magpabago ng takbo ng iyong negosyo. Number 2, mag-develop ka ng management skills. Ang management skills na meron ka para sa iyong negosyo ay ang kailangan mo para makapag-come up agad ng solution sa mga milyon na problema ang maaaring kaharapin ng business mo. With the right management skills, dito mo rin makukuha ang mga ideas and tactics na makakatulong sa iyo para makakuha ng maayos at magaling na empleyado. Kumbaga, tataas ang standards mo at gagaling ang character judgment mo kung madedevelop mo ang management skills na meron ka. To do this, pwede kang mag-enroll sa maraming online courses for free. Pwede ka rin magpa-mentor sa mga business coach na nagbibigay ng tips and tricks on how you can develop your management skills. Just make sure na marunong kang tumanggap ng feedback at alam mo kung ano ang ilalagay at ang hindi dapat i-implement sa iyong negosyo. Number 3, automation. Mag-invest ka sa technology. Upang mapanatiling maayos at mahusay ang iyong negosyo, mahalaga ang automation. Ito yung pag-i-invest mo sa technology at software na makakatulong sa pagbomonitor ng sales and inventories mo, proseso ng accounting, bookkeeping, tax filing ng business mo at marami pang iba. Ang automation ang siya rin nagbibigay ng daan para tumakbo ng maayos ang iyong negosyo mula payroll hanggang digital marketing. With that, mahalaga na mag-invest sa automation tulad ng paggamit ng online business management app or software na may mataas na ratings tulad ng Awesome. Expert sila sa pag-organize ng business accounts para hindi ka na mag-worry sa pag-file ng company reports or pagbabayad ng taxes on time. Ang Awesome Accountants na ang bahala sa iyong finance admin gamit ang app at palagi silang on hand para sagutin ang mga questions mo at magbigay ng free financial advice based on your company accounts. Napakadali lang i-link ng bank accounts and payment system. And Awesome takes care of the rest. They keep track of your spending, your profits, and make sense of your financial performance in real time para magkaroon ka ng peace of mind na ang business accounts mo ay nasa mabuting kamay. Naiintindihan ng accountants nila na mahalaga ang oras mo, so they make it easy to manage your payments, invoices, cash flow, and expenses all in the same place on their app. Sa paggamit ng Awesome system, literal na makakasave ang business mo sa mga gastusin every year. So you can focus on doing more like reaching new customers and building your brand. Tutulungan ka nila kung paano mag-set up kasama ang new accountant mo in just a few easy steps. Para ka nang may finance manager at a lower cost. At para maka-discount ka, you can click the link in my description to get 16% off your first month. At bago tayo pumunta sa number 4 at number 5, don't forget to like and subscribe to our channel for more content like this.
pwede mo rin itong i-share at mag-iwan ng comment kung ano sa palagay mo ang next video na dapat namin gawin. Number 4, humingi ng feedback sa customers mo. Kapag ang isang negosyo ay patuloy na naghahanap ng feedback mula sa mga customers nito, nagagawa nitong ayusin at pagbutihin ang produkto or serbisyo na mayroon sila. Kasabay nito ang customer satisfaction ng isa sa pinakamahusay na indicator ng tagumpay ng isang kumpanya. Kaya kung positive feedback ang ibinibigay ng customers mo, binibigyan ito ng motivation ng negosyo. Kung negative naman, maganda rin ito dahil ang constructive criticism ay isang magandang boost para ayusin at solusyonan ang problema na hindi mo makita in the first place. Number 5, mag-hire ka ng tamang tao. Last tip, hiring the right personnel. Kapag tama ang mga taong nasa negosyo mo, tsak na magiging maayos ang path to success ng business mo. Yung mga ability, skills at talents na pinapakita ng tamang tao sa negosyo mo ay isa sa mga bagay na magpapaunlad ng iyong negosyo, lalo na kung startup pa lamang ito. Kaya naman hire the right persons. Bumase ka sa expertise nila, sa experiences, at sa oras na kaya nilang ibigay sa negosyo mo. Make sure rin na meron silang dedication at will na matuto. Maaari kang maghanap ng mga taong malapit sa iyo o maaari kang maghanap ayon sa kanilang hanay ng kasanayan. Make sure rin na maayos ang past job nila at walang issues or negatives na nangyari noong sila'y umalis. Wala naman talaga sikreto para makabuo ng matagumpay na negosyo. Ang kailangan mo lang ay tamang skill set, tamang mindset, tamang strategy at tibay ng loob. Kung wala mang ito, hindi ka makakaisip ng paraan kung paano pumunta sa path of success ng iyong business. At kung may natutunan ka sa video na ito, ay huwag kalimutan i-like at mag-subscribe sa ating channel para palagi kang updated sa mga susunod nating videos na pwedeng makatulong sa iyo. Maaari mo rin itong i-share sa iyong mga kapwa negosyante at mag-comment kung ano na sa mga tip na ito ang iyong ginagawa. Maraming salamat and see you in the next one. Peace!